Sa kabila ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tuloy pa rin ang klase sa ilang mga paaralan na nagsisilbing evacuation center sa Albay. Para sa update live na magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon sa mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers at kumusta rin ang mga mag-aaral sa setup nila? Angela, nasa 18 paaralan nga ang nagsuspende na ng klase. Ito yung mga pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya yung mga estudyanteng ito ay nananatili doon sa mga evacuation center. Pero kanina, binisita natin yung isa sa mga paaralan na nagsisilbing evacuation center dito sa Anislag Elementary School sa Daraga Albay, kung saan blended learning yung ipinatutupad doon. Kumbaga, ginagamit itong evacuation center at the same time, ginagamit din ng mga estudyante para tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga klase. Angela? Elaine, kumusahin ko na rin ang aktibidad ng bulkan dyan. Dumami ba yung rockfall events at pagbuga nito ng steam plumes? Angela, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-agos ng lava at ayon nga sa FIVOX, nakapagtala ng higit 300 rockfall events o yung pagguho ng malalaking tipak ng bato sa magdamag. Kumpara noong nakaraang araw, ganun din karami yung bilang ng naitatalang rockfall dito nga sa Bulkang Mayon na kasalukuyan ay namamaga pa rin. Angela. Required na bang magsuot ng face mask ang mga residente dahil nga dyan sa nagpapatuloy na ashfall? Angela, abiso nga ng Department Health, lalo na doon sa mga residente kung saan nakaranas na nga ng ashfall, particular na sa mga barangay ng Santo Domingo, Ginobatan at Ligaw, ay mabuting magsuot na lang ng face mask, maging yung protection sa mata gaya ng goggles, para proteksyonan yung kanilang sarili sa bantangan ng ashfall sa kalusugan. Pero paliwanag ng FIVOX, hindi pa naman ganoon ka-alarming yung ashfall na naitala. Ibig sabihin, maninipis lamang ito na mula doon sa volcanic materials na lumalabas doon sa Bulkang Mayon. Kaya yung mga residente naman na malayo nga doon sa Mayon, dito, katulad na lang dito sa Legazpi City, dito sa mismong bayan, hindi pa naman na required yung pagsusot ng face mask kasi wala naman tayong namamataan or wala pang nararanasang ashfall. Maliban nga lang doon sa mga residente na malapit talaga sa 6-kilometer or 7-kilometer danger zone ng Mayon. Angela. At isa pa rin sa patuloy na pinangangambahan dyan, yung lahar. Kamusta ba ang panahon at anong mga nakahandang hakbang ng lokal na pamahalaan dyan, kung sakasakali? Actually, kahapon, mula hapon hanggang gabi nakaranas tayo ng pag-uulan. At isa nga sa mga binabantayan ng FIVOX maging ng LGU, yung lahar flow. Kasi posible nga yan na magdulot, lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-uulan. At nakadepende naman yan kung gaano kalakas yung magiging buhos ng ulan. Kasi yun nga yung magiging, ang dadaluyan yan ay yung mga river channel pababa dun sa panan ng vulkan. Katulad na lang sa Barangay Ginobatan na noong nakaraang 2020 ay nabalot nga yan ng lahar flow kung saan may mga bahay na natabunan. Kaya pinag-iingat pa rin talaga yung mga residente sakaling ang makaranas ng mga pagtuloy-tuloy na pag-uulan dito nga sa probinsya ng Albay. Angela? Sa pag-iikot mo dyan, Elaine, ano yung mga nakikita mo pang kailangan ng mga residente dyan? At syempre, kumusta yung natatanggap nilang tulong? Ayun, nakausap natin yung ilang evacuees sa mga evacuation center. So far, dumarating naman yung mga food pack. Pero ang talagang pinakakailangan dito is yung malinis na inuming tubig, maging yung malinis na CR. Kasi syempre, marami, siksikan. So minsan daw, nawawalan ng tubig. Yan naman ay binibigyang solusyon na ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Albay. Angela. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.